Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung importante ang maitsura o itsura sa isang lalaki. Sobrang easy! Siyempre naman guys, napaka-importante ng maitsura sa isang lalaki dahil unang-una, pagdating sa society or sa iyong social life, tayo ay hinuhusgahan sa ating itsura. Okay? Dahil kung ang isang tao ay maayos ang itsura, ibig sabihin ito ay nag-exert ng effort dito. At kung ito ay nag-exert ng effort dito, ibig sabihin nun, ito ay isang importanteng bagay na kanyang pinag-iimbesan, right? So, maaring ito ay isang trabaho, isang magandang social life, right? Maaring babae, maaring kung ano man yung bagay na tumatakbo sa buhay niya na mga oras na ito na napaka-importante sa kanya at ito ay kinakailangan niyang mag-ayos dahil kailangan niyang dahil dito ay kinakailangan niyang mag-ayos dahil kailangan niyang humarap sa maraming tao, right? Kaya nga siya nag-aayos. So social proof. And again, dahil diyan sa social proof mo na yan, syempre affected ang status mo dahil diyan niya ibabase yung status mo sa social proof mo, okay? So kung may itsura ka, diyan pa lang meron na kaagad puntos sa kasi lahat naman yan babagsak talaga sa status, okay? Even yung looks mo, sa status mo rin yan. Yung social proof mo because of your looks. And also at the same time, ang isang bagay din na magagawa sa'yo ng iyong looks ay nag-send na ng signal sa kanya yan, sa babae na ikaw ay kumpiyansang tao. Yan ang rason kung bakit, o tunay na rason kung bakit ang mga babae ay gusto ng isang maitsurang lalaki. Hindi lang dahil sa nakikita niya. Well, isa na dyan yung nakikita niya kung ano magiging itsura na magiging anak nila. At syempre, ang babae, mas aware sila o mas concerned sila sa society o sa kanilang social life compare sa mga kalalakihan. Dahil we have to give it to them, yung sa mga kababaihan, yung pagdating sa pagiging magaling nila when it comes to social life, right? Tayo, malakas tayo physically. Pero ang mga babae, pagdating naman sa social life, okay? Diyan naman sila expert, okay? Kaya nga sila yung mga pasosyal, di ba? Yung mga kababaihan, because they love to mingle. Kailangan nila ng group. Kailangan makakilala sila ng maraming tao. That's for their survival. Dahil tayo mga lalaki, kaya natin mabuhay mag-isa. Sila hindi. Tandaan nyo, guys, ang mga babae ay mas weaker na species compared to men because we men are the more dominant species, okay? Kaya kailangan lang maghanap ng mga kaibigan, ng lalaki, ng mga kasama sa buhay dahil alam nila dadating araw magkakaanak sila dahil kinreate ang isang babae para manganak. Kaya may vagina yan. Yung vagina na yan, di yan ginawa para magpaputok lang ng mga burat, okay? Yung vagina na yan, ginawa yan para gumawa ng anak, para sa evolution, para sa mga susunod pang mga generation. Okay? Hindi yan ginawa para lang gamitin, para magpasarap. Okay? Dahil karamihan sa mga kababaihan ngayon, ang ginagawa, ginagamit yan sa pasarap. Kaya pag naging single mom, as na-realize niya, hindi pala okay sa kanya yung lalaki, iwanan, maghanap ng iba. Hanggang sa maging ganun na yung buhay niya, papalit-palit na. Okay? So, hindi yan para doon. Ginawa yan para magparami, okay? At yun ang rason kung bakit importante sa babae ang social proof dahil alam niya na balang araw magkakaroon siya ng anak, okay? At gusto niya pagkaroon siya ng anak sa isang lalaki, dun sa isang lalaki na alam niya na proven siya socially, syempre para sa survival nila. At syempre kung yung lalaki niya yan, weirdo pala sa karamihan, hindi pala maiintindihan ng karamihan o hindi pala gwapo, let's say kung ano man,
na negative sa kanya pagdating sa pakikiharap sa madla. Syempre hindi yan good para sa babae. Bakit? Dahil malilimitahan yung sources niya. Di ba? Hindi katulad ng alam niya na maraming kilala ito tapos gustuhin to ng karamihan. Syempre para sa kanya yung sources nito strong compared dun sa hindi naman social proven. Kaya nga importante sa kanya ang may looks dahil ibig sabihin niyan yung looks na yun, pag maayos yun, maharap to sa tao, kaya siya nag-aayos. Compare sa hindi nag-aayos. Kung ang isang tao hindi nag-aayos, ibig sabihin nun, hindi yan sanay humarap sa maraming tao. Maaring ibang ang social life niyan, eh hindi kasing ganda nung kung sino man yung isa na sinasabi ko sa inyo opposite niya. Okay? Kaya importante ang looks. Okay? At guys, isang bagay na gusto ko rin tandaan ninyo sa looks. Guys, mga G's, ang looks, ay importante sa atin dahil isang bagay yan dahil yan ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang babae ay drawn or attracted sa looks ng isang lalaki dahil alam niya ang kumpiyansa ito. At yung kumpiyansa na yan, alam niya marami, madadala siya niyang kung saan-saan. O malayo ang mararating niyan. Yan ang nagagawa niya. Kaya attracted ang babae sa pera. Kasi hindi naman talaga siya dun sa pera attracted. Attracted siya dun sa drive. Dun sa putang inang kayang gawin ng lalaki na yun. Kasi para makuha ng lalaki na yun yung ganung karaming pera at ganung kagandang buhay, ibig sabihin well-driven ang putang inang yun. Siguradong malupit yung lalaking yun. At hindi mapapabayaan ng pamumuhay niya. Lalo na pag dumating ang araw na nagkaanak na siya. Okay? Yun ang rason kung ba't attracted sila sa pera. Hindi dahil sa material. Well, meron mga babaeng ganun. Materialistic talaga. Hindi natin maaalis yun. Pero ang tunay na rason kung bakit attracted ang babae sa pera, eh dahil para sa survival niya at na magiging anak niya sa kinabukasan. Okay? Dahil magkakaanak at magkakaanak yan. Okay? Hindi nga lang natin alam kung kaninong lalaki. Kaya nga yung mga babae na hindi nagkaanak, hindi nabubuhay ng masaya. Bakit? Kasi sila ay ginawa para mag-anak, para sa evolution, para sa susunod na generation. Kaya ngayon, pag hindi ka nag-anak, in against mo ang nature, mag-e-end up kang hindi masaya dahil maraming bagay na hindi mo naranasan bilang babae. At hindi ikaw ang may gusto nun, hindi ikaw ang makakakontrol nun, nung paglungkot mo at pagsaya mo. Basta mararanasan mo yun, isa yun magiging isa yung impyerno sa buhay mo. Kaya do not go against nature. Okay, never go against Mother Nature. Girls always do the things na Mother Nature wants you to do. Okay? Always do that. And also when it comes to sa looks na ganun na yun yung nadadala niya, confidence, okay? At guys, tandaan niyo rin pagdating naman sa looks pagdating niyo sa babae, kung sakali man na ma-reject kayo ng babae, okay, na-reject kayo ng babae ngayon dahil sa looks ninyo, huwag nyo kaagad damdamin yun. Huwag nyo isipin na hindi kanya gusto. Guys, lagi lang ninyong isipin na depende yan sa preference ng babae. Okay? Malay mo, hindi ka masyadong gusto ng babae kasi nga dahil hindi yan yung hinahanap niyang looks ngayon o hindi yan yung hinahanap niyang personality ngayon o kung ano man yung bagay na hindi niya nakita sa'yo. Pero merong isang babae dyan na sigurado magugustuhan ka naman. Kailangan mo lang hanapin yun. Kailangan mo lang mag-numbers game. Okay? So, kung na-reject ka na una, hindi ka pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, kailangan mo hanapin pa rin yun. Dahil kung titigil ka, dahil na-reject ka lang dito, let's say, naglalaro kang basketball, sample, tapos naka-limang tira ka, okay? Let's say, rookie ka, tapos tumira ka ng limang beses, yung limang beses na yun, sablay lahat, hindi pumasok. Kinabukasan, nag-quit ka na, hindi ka na naglaro. Ito mong gano'n napaka-pussy nung gano'n. Yun yung sinasabi ko sa inyo, napaka-pussy move. Ha? Kaya dapat gawin nyo yung mga bagay na dapat ninyong gawin sa buhay ninyo kaysa magre-reklamo kayo. Kasi napakaraming bagay na kayang gawin ng lalaki. Isang bagay na ikinatutuwa ko na naging lalaki ako ay tayong mga lalaki, hindi lang tayo binabasihan ng mga babae pagdating sa looks. Okay? Oo, nagmamatter ang looks, pero hindi lang tayo sa looks, nire-ratingan ng babae, ni Skuran. Okay? Bakit? Ano ko nasabi yan? Ito. Ang mga babae, ni Skuran natin sila pagdating sa itsura nila, di ba? Tsaka sa edad nila. Right? Then, syempre, apektado yung looks nun. Kung ang
kung ang edad niya ay medyo thunders na, di ba? Sorry girls. Di ba? Dahil siyempre, patanda na yun. So, magkukulubs na yun. Tapos, mag-iba na yung tsura, di ba? Compare sa, maayos ang, compare sa mas bata pa. So, matagal pa yun. Tsaka, mas iba pa yung tsura nun. Mas fertile. Mas malaki pa yung chance na magkaanak kayo. Kaysa naman dun sa hindi, di ba? Diba? So, importante magkaanak. Gaya sabi ko sa inyo kanina, never go against Mother Nature. Okay? Don't do that. That's not cool. We're gonna have problems with that for sure. Alright? So, yun nga. So, yun. Pagdating sa pagdating sa looks, importante yun dahil nga, kaya nga nasabi ko, isang bagay na ikinatutuwa ko o proud of na naging lalaki ako ay hindi tayo sa looks lang hinuhusgaan ng mga babae. Dahil mga babae, sa looks lang natin sila hinuhusgaan, di ba? Kung ngayon na biglang masunog yung mukha ko, di ba? At mukha ko magka-agnas-agnas na dito, magkaroon ng mga malalaking peklat dyan, sigurado, hindi pa rin katapusan ng mundo ko. Hindi katulad sa babae. Babae, hinuhusgaan sa looks lang. So, pag ang babae, nasunog ang mukha niya, tapos na yung buhay niyan. So, wala na, hindi na siya makakahanap ng pwede yung pang-asawa. Ay, meron pa naman pala. Meron pa rin mga makuha siya mga asawa niya, yung mga beta male dyan, yung mga talagang willing kumuha ng kahit anong itsura ng babae. Dahil wala talaga sila makuha dahil 10 taon na, puro jackal, walang ginagawa, wala pa rin nasisiba. Huling beses na nakakita ng pek-pek, tang ina, sa hentai pa ang puking ina. Diba? Yan, mga ganyan. Willing yan tumanggap ng mga ganyang klaseng babae, pero hindi ako tatanggap ng ganun. Oh, so, kung hindi mo tatanggapin yung ganun, kuwawa yung babae na yun, dahil sunog na yung pinakabinibenta niya, yung looks niya, diba? Pero tayo lalaki, hindi lang sa looks. Ang mga hinusgaan tayo ng babae, sa status natin, sa pera natin, sa masculinity natin, right? Confidence natin, right? At ano pa? Resources natin. Yan, money. Di ba? Lahat, hindi dyan na. Lahat ng mga bagay na hinuhusgaan tayo. So, kahit masunog yung mukha ko, kung kaya ko maging sobrang mayaman, hindi pa rin ako kaya papagsakin ng isang babae. Hindi pa rin ako kaya tanggihan ng isang babae. Kasi still, may ino-offer pa rin ako. Hindi katulad ng babae, looks lang sila. Tayo, may i-offer pa rin tayo kahit mawala na yung looks natin. Kaya kailangan, mag-focus ka sa grind and purpose mo. Kumpara sa ikaw yung mag-chase ng pera o na mag-chase ng babae. Ang isang lalaki na nag-chase ng babae, mauubusan ng pera. Pero ang isang lalaki na nag-chase ng pera, hindi mauubusan ng babae yan. Yun ang kailangan ninyong isipin. Lagi ninyong tandaan. Napaka-importante yan. Okay? Walang lalaki na dapat kahit kailan may in love. Pwede kang magmahal pero huwag in love. Pag na-in love ka, katapusan na yun. Dahil dun ka namang hihina. Okay? Kaya, fokusan mo yung mga bagay na dapat mong fokusan. Palakasin mo ng palakasin ng sarili mo. Magtayo ka ng sarili mong imperyo. Okay? At dun, sa topic natin, yes, importante yung looks dahil dun sa mga bagay na sinabi ko sa'yo. Dahil yun yung, at least mamit mo man lang yung minimum looks requirement ng babae. Kung preferred ka niya, makukuha mo siya. Kung hindi, sport lang. Mano na, move on na dun sa susunod. Dahil maaaring makakuha ka mas maganda pa sa kanya na preferred ka. Okay? Dahil hindi naman ibig sabihin ng hindi kanya preferred ngayon, mas maganda na siya. Hindi. Yun ang misconception. Kaya nga tayo mga lalaki, pagka na-reject yung iba, mga beta male, lalo na yung mga beta ako, pagka ni-reject ako, ayaw sa nakita ko walang interest sa mabay, dinadrop ko na kagad, binablock ko, hindi ko na nakakausap, hindi ko na. Yan. Basta wala na ako, ayaw ko na mag-spend ng time. Sayang yung oras eh. Hindi ako yung preferred niya. Pero pag ang babae, preferred ako, doon ako to turn on. Para sa akin, yun ang alpha female ko. Yung mga submissive, feminine, yan. Yan ang alpha female ko. Hindi yung mayabang, yung malaki ang ulo, yung anong ganun. Dala na ako sa ganyang babae. Napakaraming ganyan, yung mga feminist. Okay? So yun, yung mga ganun yung hanapin nyo. Pagka nakakuha kayo ng ganun, tas yun, nag-submit siya sa inyo. At gaya nga na sabi ko sa inyo, hindi porque yung babae, hindi ka type, ibig sabihin mas maganda na siya dun sa pwedeng pang mas makilala. Ang dami kong babae na nakilala noon, na patay sa akin, na mas maganda dun sa mga babae na nag-iinarte sa akin. Bakit? Preference. Okay? Preference. At saka yung mindset ng babae. Baka yung babae talaga ibang hinahanap. Pwedeng naghahanap ng
pera, gusto makalabas ng bansa, o kung ano man yung goal niya, sa utak niya, yun yung mindset niya ngayon. Kumpara dun sa mindset niya makahanap ng katulad mo, okay sa kanya yun. Yun ang papasaya sa kanya. So, laging tandaan, hindi lahat ng babae titingnan ka as alpha. May mga iba titingnan kang beta. Okay? Pero para sa akin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung gusto mo ko dahil sa kotse ko, gusto mo ko dahil sa pera ko, gusto mo ko dahil sa titi ko, gusto mo ko dahil sa kung ano mang gusto mo sa akin, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, hanggat nasisibak ko ang pusi mo at nag-enjoy ako sa'yo, wala akong pakialam. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.